Lord, nandito naman po kami upang magturo sa inyo ng isang i-business nyo. Gagawa po kami ng spaghetti sauce. Hindi na po namin lulutuin yung noodles niya kasi madali lang naman pong lutuin. Ang lulutuin lang natin ngayon ay yung sauce niya. Pero meron po kakaiba yung meron siyang fresh oregano at saka fresh basil. Instead na sauce ang bilhin nyo sa grocery, eto na lang po, magtanim na lang kayo nito. Tuturuan ko po kayo kung paano siya gagawin mamaya. Tapos ang ilalagay po natin, kahit 1/4 na grind beef lang. Eto 1/2 na hot dog. Tapos lagyan po natin siya ng bell pepper. Kahit huwag na natin siya lagyan ng ng carrots. Pero pag gusto nyo, pwede lagyan natin ng carrots. Pero pwede naman pong hindi na. Mamaya po, titignan ninyo kung paano ang paggawa natin ng fresh na yung ano ba yun, oregano tsaka basil na sauce. Mahal po yun sa grocery. At least pag nalaman nyo po, hindi na kayo bibili. At saka fresh pa siya. Nakuha po natin ito sa mini garden ni Edna's Lutong Bahay. Sa Edna's Eatery po. Start na po natin. Mag-slice na tayo. Katulad nga po ng sabi ko, ito dapat marami siyang onion at saka ito may garlic tayo. Gin-grind ko na po siya. Mas maganda kasi pag grind na grind yung garlic natin. Start na po natin. Ang gamit ko katulad ng sabi ko, chopping board na kahoy kasi mas healthy ito. Kapag plastic, sumasama sa pagkain, nakalasong sa katawan yun eh, yung plastic. Kaya itong ginagamit ko. Kaya lang pangit siya sa video. Dark siya, Ang chopping board natin, mga viewers, dark siya. Pero malinaw naman. Siguro sa yan? Sa video niya. Sa madali lang po ito na lutuin. Tamang-tama po, meron kasing magbe-birthday eh. Bukas, panghanda ito. Kaya ito ang naisip kong gawin. Kasi pag ginawa ko, wala namang bibili. Sayang ang ang gastos natin. At least meron siyang makukonsume siya. Tapos, isunod na po natin itong ating nor. Ang dami po, Kasi, alam niyo po ba, ito ang pampalasa. Subukan yung bumili ng sauce sa mga groceries. Ito pong, tikman yung, yung mabuti. Maging sensitive yung panlasa nyo. Marami siyang ganito. Kahit hindi na po kayo mag, kahit isang seasoning lang ang ilagay nyo, wag na yung iba't ibang seasoning. Masarap na siya. This November, yum. Hello, Nobs. Nag-i-start na tayo. Ito na. Ipakita mo nga kay Nobby yung fresh nating basil at saka, ayan, Nobs, hindi ka nabibili ng niya, Nobby, ng oregano, ng sauce sa groceries. Gagawa ka na ng fresh. Pwede po natin isali ito mamaya sa pag-grind ng ating mga oregano tsaka basil. Mamaya i-blender natin ito, Nobs. Para makita mo kung paano. Para smooth siya. Ang magiging magaspang lang na nanguyain nila yung yung hot dog, yung sausage at saka yung beef. Pero ito, magiging pino ito mamaya. Nobs, ito, Nobby? Pag sa video ni Pastor, para pag pinanood mo ulit, ilalive stream lang natin ngayon.
i-slice natin kahit i-mix natin sa blender para madali siyang manong maduro. Ang tataba ng oregano natin, Nobi. Oh. Ano kasi, hindi kami nag-spray, Nobi. Mga ano sila, yung mga pinagbalatan namin ng gulay dito, tsaka prutas, yun ang nilalagay namin sa lupa, sa garden, kaya matataba ang mga oregano natin at tsaka basil natin. Oh. Hindi kami nag-spray ng insecticide. Halika po, ma'am. Dito ka, ma'am. Meron tayong viewer na ano, nandito siya. Si Ma'am Lynn. Halika, Ma'am Lynn. Lapit ka dito. Nandito siya sa eatery, Nobi. Kasama mo siyang nanonood. Gusto daw niyang matutunan ng ano, paggawa ng spaghetti sauce. Noon, naggawa kami ng ano, ng carbonara, Nobi. Gusto ko siyang ulitin. Kasi putol-putol yung ating ano, live stream. Lagyan ko siya ng beef. Yun, kahit walang beef, ang sarap-sarap, no? Isang nilagay ko lang, basil. Ito, ano, tapos itinda ko na rin lang siya. Baka sa Tuesday, maggawa tayo ng, ano, carbonara. Basta, ano na lang ang, ano, nandito. Yung blender natin, ano, ano. Dali lang po, kukunin natin yung blender natin, no? Bisa, dali lang, no? Ito yung blender. Ano, tignan mo, dark ba? Dark ba yung kulay? Naanuhan mo yung dito niya. Okay lang siya, ilapit mo. Okay lang? Oo. Sandali lang ha, kukunin natin yung blender natin. Huwag mo nga takpan yung sound sa tayong camera niya. Sensitive siya masyari. Ito ang hindi ko nalilapit. Wow, meron siyang din sa labas. Ani, i-introduce mo muna sa kanila. Ngayon yung pag-spaghetti natin. Ito po mga viewers, ang ating mga ingredients para sa spaghetti sauce. May oregano, may basil, hot dog, grind pork, red bell pepper. Andito tayo. Pakita mo ng ano. Ay, ma'am, huwag ka maalis. O, ito yung lemon water namin, Nobs. Ito yung iniinom namin. Pag ano, dahil might see yung sa ano natin. Kaya dito tayo mag-blender, Nobs. Kunin ko lang yung ano natin. Ito, Nobs, kukombine lang ito. Sinobi lang pa, palang. Naku, sinobi palang ang nanonood natin. May tatlo na, mami. Ay, may tatlo pang na. Pangatlo na siguro si ay, Pas. So, hey, hello po mga viewers, akala namin. Solo pa lang.
Ang kinombine ko po na ano na i-blender natin yung basil, fresh basil at saka oregano at saka yung fresh na bell pepper. Lagyan po natin siya ng water. Parang ito na rin ang isasaog natin tubig mamaya. Ito po yung inumin namin no, sa eatery. Lemon water with mint. Para ano, kontra COVID. Dapat tunaw na tunaw siya. Para ano, bulog na bulog. Gusto ko yung herbs eh. Kapag namimili ako dyan sa hangar sa Baguio, dumadaan muna ako sa ano, sa hangar. Marami kasing herbs na parang nare-relax ako kapag naamoy ko yung ibang base ko. Ito na siya. Ito na yung ating ginrind sa blender. Ito pa yung ating mga sausage. Ganyan na lang, parang style ng ano? Jollibee. Jollibee, ano? Ang sarap-sarap nito pag, ano nyo, pag naluto siya. Basta matalimang kutsilyo nyo para madaling giwain yung mga ano natin, ingredients. Ang hotdog na to, mga viewers, ano siya? Sausage. Half kilo siya. Yung beef natin, 1/4 lang siya. Ang magpapalasa ng matindi dyan itong ating mga herbs. Masarap ang ano niya. Ang lasa niya, promise. Tapos lalagyan natin siya ng cheese. Day off yata ni Nobi. Nakapanood ka, Nobi. Thank you, ha. Si Francis yata ang may trabaho naman. Alam niyo po ba yung paglapot ng mga ano natin, mga ingredients, katulad ng nabibili nating mga sauce, ang ano lang po nila, pampalapot nila, cornstarch, kaya malapot yung ano, mga sauce, at wala nang iba pa. Madalang lang yung naggagamit ng all-purpose flour. Tapos yung pampa-red nila, yung tomato paste. Yung iba tomato sauce, ganyan. Kaya lang, yung tomato paste kasi hindi siya maasim. Kamatis din yan eh. Kaya lang, mas mahal ang tomato paste kasi mas marami siyang tomato. Yung tomato sauce, ano siya eh, parang liquid na siya eh. Konti lang ang tomato nun, kaya medyo nubos. Kaya mas maganda yung tomato paste.
pasensya na po kayo, medyo maingay kasi nandito tayo sa Edna's Eatery. Ito na po siya. Medyo matigas pa yata yung ating beef. Ayan po, fingers ko kasi siya. Mag-start na po tayo. Magigisa na tayo, mga gina natin yung sauce. Tinagal ko ng mga salt na malalaki dito kasi hindi tayo magkasya ang lamesa. Naglagay na lang ako ng konti-konti. Yun nga lang pagod sa pagbubugas niya. Itayin natin siyang uminit para magandang pagkalito ng kawang. Dahan-dahan lang nga po para hindi siya, no? Para hindi masunod yung garlic natin. As usual, maraming garlic at saka onion para masarap ang luto. Maria Irish Undelio. Hello, Irish. Taga-Misamis siya. Hello, Anakis. Naku, first time na. Excited na lang ako. Nakapanood si Irish. Mama, sarap. Iris, stay tuned ka lang. Gagawa tayo ng ano, spaghetti sauce at saka bilo-bilo. Ang ano natin, ang, di ba nabibili ang basil at saka oregano sauce? Meron sa garden ng Edna's Lutong Bahay, meron tayong press na basil at saka oregano. Kung nakita mo yung post ko sa Facebook, binost ko yung mga herbs natin. Yun ang gagamitin natin instead na bumili tayo ng oregano sauce at saka basil. Azeret Mayumi Fruits. Wow, spaghetti at bilo-bilo ang menu mo ate Edna's Lutong Bahay. Azeret. Ay, si Azeret. Hello, Azeret. Vlogger yan. Try nyo kung panoorin ang mga video niya, si Azeret. Kaano ko kanina, kabukas ng YouTube channel ko, nakita ko siya. Kaya lang, very busy si Rete. Eh. Nagluluto pa sila ko, tapos laba kanina, kaya hindi ito na ano, napanood ang mga video. Try niyo po yan, vlogger siya. Yung mga, ano niya, yung mga videos niya, try niyo panoorin. Ito si Rete, nagluluto tayo ng sauce ng spaghetti. Yung iba po, ano, pag ipiprito muna nila ito, no? Ako rin ipiprito, kaya lang isasabay ko na dito para hindi aksayado yung lalagyan at saka linsana. Pero unahin muna natin yung beef na lutuin bago yung sauce. Meron tayong ano dito, si Ma'am Len, yung ano po natin, yung suki natin na sa gigilid. For better and for worse, nandito siya si Ma'am Len. Picturean mo nga. Ayan po si Ma'am Len, no? Siya po ang ating ano, supporter sa Edna's Eatery natin. Siya ang palaging bumibili dito. Umulat umaraw. Nandito siya. Medyo na-frozen po ang ating beef, ano? Pero maluluto rin po yan sa ayaw at sa gusto niya. Kasi lockdown po kasi mahirap bibiyanin ng araw-araw. Wala ka nang mabibili ng mura kapag tinanghali ka. Kaya minsan na ng pamilya ko, pinipris ko na lang sila. Actually po, nung Monday pa yan, kaya diretso sila sa prise. Eh. Kasi talo ka sa Pamasahe pag araw-araw kang namimili yung taxi, mahal. Mabuti na lang merong nag-initiate na mag-ano sa atin, magsundo si Michelle sa Sister Hardware po. Hello, Mama Diet, Mami Diet, Michelle. Ito yung spaghetti sauce natin para sa birthday ni Angelo to. Gulutuin ko na ngayon para bukas noodles na lang. Iprito ko na po ito. Medyo matigas yung beef natin.
Tapos sasabawan natin para lumambot siya. Dahan-dahan lang po. Hindi kailangan ng maraming oil kasi magpo-produce ng oil yung beef natin eh. Para malutong mabuti yung ating sausage. Mas maganda po pag ganito ang slice ng sausage. Ang cute niya. Parang Jollibee style. Ang cute. Mas maganda siyang tingnan. Meron pa po tayong background music sa kabilang pesto natin. Ang sarap daw ng bilo-bilo, Mami. Sabi ni Maria Iris. Oh, Iris, hintayin mo ha. Wag picture na natin sa... Nung mag-vision kami sa Misamis, madam sila yung youth namin na dinaanan doon sa Misamis. Ang tawag nila sa akin, Mama, may ate. Hintayin mo ang bilo-bilo, Iris. Pagkatapos nito. Wala kayong practice ngayon yata. Saturday ngayon eh, nagagamit na yung mga churches sa mga province eh. Kailangan mo yung madurog siya para manutay siya. Hindi natin na-defrost kanina sa pagmamadali kung madutay siya ay makapaglaba ako. Pag naprito na yung hotdog, ay sausage, pwede na natin ilagay yung ano, water natin. Maluluto din naman si baka na to. Hindi kasi siya masyadong prito. Kung piniprito, anong version ko ng spaghetti ko, piniprito ko mabuti ang sausage. Para ano, para maganda yung lasa niya, para kasi ano, pag hindi masyadong dito, basta hindi ko alam, parang hindi ko sa gusto. Mas maganda yung lasa ng pag naprito pang maayos. Ayan, okay na siya. Alagyan na natin siya ng ano, water. Kunti lang kasi dadagdag pa natin yung ano natin eh. Yung blender natin. Hintay natin siyang tumulo. Kailangan yata natin siyang takpan muna. Mag-i-slice tayo ng ano, ng bilo-bilo habang hinihintay natin siyang kumulo. Tamang apoy lang para hindi siya mabigla. Mag-slice na tayo ng ano, ng para sa bilo-bilo natin. Hello, Sister Irene. Mama ni Iris yan. Pag napanood niya sa video. Kaya babalikin ko siya. Baka makapanood siya sa video. Si Sister Irene, yung mama ni Iris. Siya ang palaging nagla-like sa ganito natin sa Facebook. Kasama siya sa supporter natin sa Yagnas Lutong Bahay. Slice na po tayo ng ano, ng ating kamote. Mami, pa-shoutout daw si Ate Lenlen. Lenlen? Sabi ni Ate Irish. Hi, hello, Len! Si Kajelin ako niya, kapatid niya. Hello, Len! Kumusta na? Matagal ko nang hindi nakaka-chat si Len. Eh, nami-miss ko na rin siya. Kapangalan pa naman siya ni Ma'am Len na ating suki dito na nanonood.
Aileen, tutok ka lang rin ha. Gagawa tayo ng bilo-bilo habang pinapakulo natin ang ating sauce ng spaghetti. Ayan, bye-bye daw, sabi ni Ma'am Len. Masarap itong bilo-bilo, lalo na may langka. Pag magbilo-bilo kayo, huwag lang yung sumobra ng langka, parang nakakaumay. Yung tama lang ba? Ang masarap, samis-samis, naku, maraming nyug dyan. Sabi ni Gilbert, ni Lolo, hinihingi lang daw. Pwede ay pwedeng humingi. Naku, ito ang masarap. Sawang-sawa sila sa nyug dun. Kada mapuntahan namin, ano, karamihan ng bahay, lalo na papunta kina Iris, maraming nyug ang may tanim dun. Masarap ito, pag magbilo-bilo dyan sa misamis. Marami sila. Kami yung ilaw natin, isa lang. Yung ilaw natin, isa lang. Parang nadilim. Kabsat! Kabsat! Yung ilaw natin. Ano, medyo madilim daw, sabi ni Ann. Isa lang ang ilaw natin. Kaya pala, sinisya na, medyo ano, hindi na ilagay yung isang ilaw. Ay, salamat. Lumiwanag na. Medyo maliwanag na po ngayon, ano. Hindi po nila nai-on yung isang ilaw. May langka daw po sila doon, mami, sabi ni Ate Iris. Ay, oo. Marami silang prutas dyan. Kompleto sila dyan. Nakita ko sa post ni Pastor Arnold noon, yung rambutan at saka lansones. Maraming mga prutas dyan. Kompleto. Diyan nga galing sa Mindanao yung ano eh, yung mga saging natin dito eh. Alam niyo ba, Iris, yung saging namin lakatan dito galing diyan sa Mindanao sa inyo. Kaya mahal na pag nandito kasi malayo ang pinanggaling. Kayo rin naman ang producer eh, kayong Mindanao, ang producer ng saging. Tignan muna natin itong ating ano. Oh, ito na siya. Iris, ilagay ko na yung binlender kong press na basil at saka oregano at saka bell pepper. Yummy. Alam nyo, yung basil, oregano, hindi, parang kung hindi kayo sanay, parang pangit ang pang-amoy nyo. Pero pag nasanay kayo, ang sarap, sa amoy parang maganda. Kasi ano sila, mga herbs sila. Pag naluto ang mga ito, ang sarap. Wala ako, hindi pa natunaw ang ating dip. Gladi Grace Kasingal. Yummy. Hello, Gladi Grace Kasingal. Vlogger po ba siya? Parang vlogger yata si Gladys. So, lagyan natin siya ng... Ate Merly. Merly? Dekintos. Ay, anak pala ni Ate Merly Dekintos. Hello. Salamat sa pag-support. Ito, subaybayan mo itong aming... Ate ni Amyan. Oh, ah, yung pumunta dito, pumunta pala yung kapatid mo dito noon, mag-asawa sila. Nag-take sila ng board exam yata. Napashare na kami sa inyo. Melly pala ang pangalan ni mama mo. No? Siguro 2 years na yon. Matagal-tagal na rin, ano? Diyan sila sa Aguilar. Mapapanood mo lang siya sa, ano, Grace ang minya. Mapapanood mo rin Gladys. Sa Grace. Si Gladys. Papanood mo rin siya sa ano, sa YouTube. Pagkatapos ng live stream na to, mga after 1 hour, nasa YouTube na siya. Ano, mga press na basil at saka oregano ang nilagay natin dito. Tapos, nilagyan po natin siya ng ano, no, ng asin. Yung pampatamis, alam nyo naman po, ako ang gusto ko sa spaghetti, manamis-namis. Di ba ang Jollibee, manamis-namis? Pinopromote ko na tuloy si Jollibee. Pag nilagay ko po ito sa, nilagyan ng thumbnail ni Pastor ito, mailalagay ko yung tamang sukat niya para maano nyo, matutunan nyo. Sa live stream lang tayo, kaya yung di ba baka hindi nakakasunod.
Hi, Pastor Bart and Ate Edna. Ingat po lagi. Gerald Torla. Hello, Gerald. Kumusta ka na? Siya yung ating supporter din dito sa church si Gerald eh. Nung mag-ano tayo, mag-ano tayo ng instrument sa church, yung ginamit ng Lord din. Ito yung tomato paste. Ano natin? Anong size ba nito? Sandali lang titingnan. Sa bagay, pag sa dating sa YouTube, sasabihin ko na lang yung size nito para masundan ninyo yung ano niya, tamang ingredients niya. Ako ng kutsara, sayang siya. Ano ang kutsara? May background po tayo, ha, ng music. Saan ka pa? Tingnan mo, magiging red siya niyan pag nilagyan mo ng tomato paste. Ano kasi eh, red na red ang tomato paste. Na? Gerard Turner. Kasama, hello, Gerard. Kasama daw niya si Ate LB at Joshua kanina. Nagpunta kami sa Lubao. Wow. Park. Talaga naman. Ya, parang yan ang panganay na anak ng ate ko eh, si Ate LB. Kahawig naman niyang, may kahawig naman sila. Si Ate LB tsaka si Gerard. Medyo magkamukha nga sila eh. Parang mag-ina sila. Magtitingnan mo. Maghapon daw kasi walang kuryente dun, ma'am. Tanda, bakit nga eh, walang kuryente. Sa Florida Blanca. Ay, ganun. Dito rin, Gerard, kanina. Tsaka ng isang araw. Ito, ano to? Ketchup ito, Gerard. Para magtanim ka na lang ng oregano dyan, Gerard. Press ito. Di ba rin makikita mo ito sa YouTube after 1 hour, Gerard, o kaya 30 minutes. Tapos, ilalagay sa video pa ni Pastor. Gagawa ng panibagong video para mailagay ko yung mga tamang ingredients doon. Hindi po ba? Ito na siya. So, ito na ang ating spaghetti sauce. Hindi po ba nilalagyan natin siya ng ang toppings niya? Cheese. Lalagyan ko rin po siya dito para masarap siya. Dobre yung linamnam niya. Lagyan niyo siya kahit konti lang para dobre yung linamnam. Sa malaking butas ko na lang sa grind kasi matutunaw din naman siya. Pero pag itatoppings nyo dito sa maliit na grinder nyo lagyan. Oh, ayan po. Ayan din. Ang sarap nga daw, mami, sabi niya, Kuya Gerald, gagayahin daw niya yung mga luto. Ay, salamat na appreciate ni Gerald. Alam mo, mas magaling pang magluto kaya sa akin yan si Gerald. Ano siya, pinupos niya mga international foods. Si Gerald, nakikita ko lalo nung nakasakay siya sa barko. Palagi siyang nagpupos ng pagkain, masasarap. Yun ang gusto ko matutunan, Gerald, yung mga international. Lunahin ko muna itong Filipino foods natin, Gerald. Di ba medyo malabnaw siya sa kalalagay natin ng Ang ilalagay lang natin nito, konting cornstarch para lumapot siya. Kasi mas maganda sa spaghetti yung malapot. So yung pag basta malasa siya, kahit konti lang ang sauce mo, pag hinalong yung isang tiko, malasa. Kaysa sa ang dami-dami niya, tapos walang masyadong lasa. Kung wala kayong beef, ang ilagay nyo, chicken, grind chicken, mas malasa. Pwede nyo rin siyang i-combine. Beef, grind beef at saka grind chicken, masarap din siya. Azeret, mukha nga pong masarap atin na. Ay, salamat, Azeret. Stay tuned ka lang, Azeret. Ito ang pampalapot natin. Napapansin nyo, kahit sa mga ketchup ganito, kung your purpose, cornstarch. Di ba mas maganda pag pag natural yung mga sinasahog natin, pampahaba ng buhay. Pero pag gusto nyo ng seasoning, kahit konti lang, kung hindi kayo kami ni Pastor, wala nga seasoning, kaya lang, pag binibusiness o kaya may bisita, katulad bukas, pang birthday ito, special request, kaya lalagyan natin ng konting seasoning. Ayan na siya, diba, lalapot siya, konti lang, ang sarap-sarap na ng spaghetti.
Hindi ko na binol yung noodles kasi kahit hindi na ituro yung noodles, madali lang naman eh. Pero may sikreto para matipid din sa gasang noodles. Lagyan nyo siya ng ano, pag half-cook na siya, patayin nyo yung apple. Huwag nyo munang tatanggalin sa tubig yung noodles. Pagbukas nyo, luto na siya. Si Ate Babit, ma'am. Yum-yum. Austria. Hello, Agi. Ay, Kapsat. Dali lang Kapsat, ha? Walang ako na po. Dalawa na ano lang kasi ano. Ayan. Diba ang sarap? Masarap yung ano, yung malapot. O bukas, pag mag-serve niyan, tagdagan na lang natin ng cheese sa taas. Yummy-yummy. Tapos meron tayong ano ulit, ano, egg sandwich, ano, kaya chicken sandwich. Ano yan, huwag muna natin siya kagad tatanggalin sa apoy. Mahinang apoy lang para malutong mabuti yung ating ano, cornstarch. Mahirap kasi pag hindi, ano, ma-ano siya, pangit ang lasa pag hindi sobrang luto. Tsaka madaling mapanis. Kaya parang, kumbaga sa ano, sa Kapampangan, ano ba yun? May tawag dun eh. Ano ba yung tawag sa Kapampangan, Gerald? Yung luto, ano, panangnangan mabuti, yung lutuin mabuti, ganyan. Ano bang tawag doon? Ay, hindi, mali yata. Hindi na yata ako maano sa Kapampangan, Gerald, dahil wala, tagal ko nang wala dyan. Nung malalalim, Gerald, nakakalimutan ko na. Mami, tinatanong ni Kuya Gerald kung sino daw kumakain ng mga niluluto mo. Gerald, binibenta ko to. Kahapon nagluto ako ng palabok, may nag-order na. O kasi malulugi tayo pag walang ano, pag walang nag-deal. Dinideal ko muna bago ko niluluto, Jera. Ingit daw siya, Mami. Na? Naiingit daw siya sa kanila. Bakit? Naiingit daw siya sa mga ano, sa mga kumakain ng niluluto. Punta ka kasi dito. Yan. Isang beses lang pumunta nung nasa Luwakan kami. Hindi pa siya nakapunta dito. 5 years na kami. Tamang-tama na yung asin niya. Kunting ano, asukal pa, Gerald. Ito na to. Naku, para yata ito na lang ang tatanghalian ko mamaya, Gerald, pag dumating yung celebrant natin. Gerald, alam mo, meron kasi akong ano, yung na, pag namamalingki ako, nag-inisi. Sabi ko sa loob, kapag yun mo nang magtinda na kami sa itiri ka, bigyan mo kami ng sasakyan. Kasi pag wala kang sasakyan, Gerald, hindi ka, wala kang papuntang sasakyan, tsaka pabalik, hindi ka makakapamalingki. Anong oras ng sasakyan? Alas 6 na, wala nang mura. Merong nag-a-attend dito, dalawang bata, Gerald. Diyan sila sa Sister Sardry. Yung mother nilang nag-initiate, very supportive siya. Kaya nag-birthday ang anak niya nung last Sunday, umalis sila. Ngayon ko siya paghahanda, Gerald. O, Gerald, luto na. Luto na ang ating first part, spaghetti sauce. Hayaan ko muna dyan kasi i-re-rep namin, bukas init ko na lang. Ang isusunod natin, Gerald, itong ano, itong ating spaghetti. Ay, alisin ko muna to mga kapatid, para hindi sila istorbo dito. Sana, magali lang mga viewers sa ayaw na natin, brown sugar. Ating brown sugar. Oh, maghihiwa na tayo ng ano natin para sa bilo-bilo natin. Ugasan ko muna siya. Alisin ko muna siya.
Ito na po ang spaghetti sauce ni Ate Edna sa Edna's Lutong Bahay. Oh, magbalat na tayo ng ano natin. Kami sabi ni Kuya Gerald, si Ate LB daw nakabili na siya ng Toyota Fortuner niya. Sasakyan. Kaya di niya problema ang pagpunta sa SM. Ay, oo, maganda yan. Blessing din. At least, merong nasasakyan, may nagagamit minsan ng Yalong family. Dati meron sila nung nag-ice cream sila. Kaya lang binenta na nila kasi sa sobrang sipag ni Kuya Erning, nagka-pros and shoulders siya. Kaya in-stop na niya yung ice creaman niya na masipag yung bayaw ko na yun. Sa bagay, natapos na yung mga anak niya. Parang hindi siya magkakasakit. Sa bukid, mag-tricycle siya, tapos gagawa siyang ice cream. Parang bawal ang magpahinga sa kanya. Parang ba ang lalaking walang pahinga si Kuya Erning. Sa bagay, at least tingnan mo ngayon, tapos na yung mga anak niya. Punto lang ang lulutuin namin bilo-bilo, Gerald, para may demo ko lang. Ay, si Gerald, hindi problema ito. Nagsusupport lang siya niya, galing-galing niyang magluto. Hindi problema ang luto dyan. Kahit nakapik pa si Gerald, alam niyang lutuin yan. Kapampangan din po yan si Gerald Turla, Malik. Galing-galing niyang magluto. Ang gagawin po natin, meron akong slicer ito. Pero ito, formal siya kasi may hawakan. Ito walang hawakan. Pero gusto ko ito, mas matalim kaya siya. Kaya ito ang gagamitin ko. Para ano siya, halimbawa ang binenta niyo siya. Dito po ang ganda ng mga kamote dito. Merong ube sa labas niya, nung gusto yung kamote. Merong ube. Merong kulay yellow, merong kulay white. Kaya kahit hindi na kayo gumamit ng food color sa bilo-bilo, bumili lang kayo ng sabuna colorless. Bili kayo ng iba't ibang color ng kamote, kahit tatlong color, tigwa 1/4. Ay naku, ang ganda ng kulay ng bilo-bilo niyo. Sabi ni Ate Gladi, Grace. Sabi ng mami ko, ang sarap doon ng sopas niyo, mami. Ay, thank you. Thank you po sa ano. Ay, baligta rin ko muna. Baka maglasa ng ingredients ng ano, spaghetti. Muntik na. Thank you, Grace, ha, sa pag-appreciate sa luto ko, ha. Basta manood lang kayo sa YouTube. Ano rin yan, nag-blessing din yung ano ko na yan, pagtuturo. Sabi nga na, ba't ko daw itinuturo? Kasi Edna's eatery ako. Sabi ko, hindi naman ako madamot sa luto. Basta ano, maliliit lang ang kamote natin, kaya ganito ang slice niya. Binili ko lang ito dito, kaya walang color po akong kamote. Kasi ang layo-layo ng town pa, ito lang ang bibilhin ko. Yung saging tinda na namin yan eh. Hindi problema siya. Tingnan nyo, ang gaganda nyo. Ang ganda ng design. Para pag sinandok nyo siya, ano siya, bongga siyang tingnan. May design. Sa Tuesday po, ang lulutuin ko sa inyo, how to make lumpia wrapper. Tapos gagawa na rin ako ng lumpia, tsaka lumpia sauce para package. Tatlo yun, ano? Press lumpia sauce, press lumpia, tsaka how to make wrapper. Tatlo po ang gagawin ko sa Tuesday. Parang lasang ano siya, pang ano, ay, bonggang fresh lumpia ang gagawin natin. Dalawang gulay lang yun. Basta makikita nyo na lang para exciting po. Hindi ko sasabihin kung ano yung dalawang klase ng gulay. Para panoorin nyo siya. Ate Edna, ang bilo-bilo, yan ba ang sample niya? Sampelot sa Kapampangan? Yes, ito yung sampelot sa Kapampangan, Gerald. Ito yun. Teka, magugas ako ng kamay, Gerald, at baba, gaganyanin ko to, baka maglasang bawang. Yan po ang ating saging na saba. At ito naman ang kamote para sa ating bilo-bilo.
JC. O, eto yung ating ano, Gerard. Yung malaking nyug na to. Kaya lang pinapiga ako na dito, may nagpipiga. Pinipris ko na kagad. Ang hirap kaya nung ikaw pang magkukod ko. Isang malaking nyug to. Ang sahog natin, siguro, 300 grams ito. Ito, 140 ito eh. Malaking nyug ang kailangan. Tapos, eto yung ating langka. Ready, ano, pinris ko na rin yan. Puro pris siya, Gerald, panista. Tapos, eto yung ating, ano, yung sago na maliit. Lagyan natin ng ganito, Gerald, oh, yung nilalagay sa, ano, ano ba kasing tawag? Sesame seed. Sesame seed, Gerald, masarap. Lagay mong toppings. Ano na yun? Natira pang isang kamote. Na? Kamote. Ay, isang kamote. Meron pa palang isang kamote, sayang. Ano ba itong panahon natin dito? Kanina mainit, tapos malamig. Ngayon mainit na naman. Ano ba yan? Buti na lang wala tayo sa ano, live stream. Pag hindi live stream, ano, grabing pawis. At least live stream ito, ano. Hindi kailangan yung sobrang effort. Basta titingnan lang nila yung ano. Yan ang sampel sa kampanya. Oo, yan ang sampel sa kampanya. Masarap siya lalo na sa malamig na panahon. Oo, ay oo, Gerald. Tapos mainit mong kakainin. Masarap. Gerald, magbibilog ako nito. Tapos dapat, may extra kayong ganito. Meron na tayong ready-made na glutinous rice. Buti na lang may ready-made na kasi nakakapagod. Pag mano-mano dati, ano, papagiling ka pa ng malagkit. At least ito meron na. Ngayon, pag meron kang pambilo-bilo na ganito, pambilog. Alam niyo ba, sobra sa mochi namin kahapon to, naggawa kami. Sayang kasi, kaya bilo-bilo na yung ginawa ko. Ngayon, dapat meron siyang ano, extra ganito pang palapo natin mamaya. Kasi pag malabnaw siya, pangit. Lagyan natin ng konting tobe. Kahapon kasi to, sobra natin sa ano, sa mochi. Tinamay ko na kasi hindi pwedeng kutsarain ito eh. Ay, ano siya, umihiwalay siya, dapat madikit. Naku, kung nandito lang si Gerald, naku, siya ang ating ano, taga-tikin sana. Sa mga viewers natin, gustong-gusto ko nga na kung pwede lang mag-magic dito sila para lahat sila makatikim ng luto natin. Alam niyo po ba noon, ang palagi kong pinapanood nung college ako, si Walk with Jan, yung Chinese na chef. Yung Chinese na chef ko. Yung mga viewers niya, ano, yung mga nanonood sa studio, silang taga-tikim ng luto niya. Ito, wala akong tagate. Ito, ganito siya. Huwag siyang masyadong malaki kasi para maluto siya kagad. Kapag hindi naubos ito, pwede nyo siyang tunawin, ilagay nyo siya sa ano niya, sa pampalapot niya. Gusto ko muna i-live stream bago ko ilagay sa ano sa YouTube yung nakat-cut na para mabilis siya para ano makita niyo yung pagproseso. Mahirap kasi yung ano yung palaging cut yung ano niya pero makukuha niyo naman dun yung ano niya pero mas maganda ganito talaga. Pag nag-visit daw si Kuya Gerald, Mami. Mag-guest daw siya sa cooking. Ayoo, oh, Gerald. Gusto mo, umi-extra ka pa sa pagluluto, Gerald. Eh, yung isang bawat putahe, Gerald, hanggang nandito ka. Halimbawa, isang linggo ka dito. Araw-araw may ipipresent ka, isa sa akin, isa sa'yo. Deal ba yan? Deal. Kaya ilista mo na, Gerald. Masarap siyang magluto, lalo na sa mga seafoods. Galing mo. Saludo ako kay Gerald. Ano yung avid fan ako ni Gerald sa luto niya? Seafoods kare-kare, Mami. Request. Ay, seafood kare-kare? Kunwari pa request ka pa. Alam mo namang luto niya. Hindi, Mami. Ako yung nag-request. Ay, siyang nag-request. Eh. Ay, ang sarap kaya gumawa ng seafood kare-kare ni Gerald. Game daw siya, Mami. Na? Game daw siya. Oo, ah. Pagandaan mo yan, Gerald.
Basta sabihin mo lang kung anong lulutuin mo at bibiling ko yung mga sahog. O para tayong dalawa, para tayong si Chef Logro na pala, na guest kita. Guess kita o baligtad ako ang guess mo. Kasi mas magaling ka sa akin. Pag ano, pag nagpo-post yan, yummy ako ng yummy sa mga ano niya, pinopost niya. Ang galing talaga niyang magluto. Sige, pagluluto ko kayo ng seafood kare-kare. Wow, Gerald, parang naglalaway na ako dyan sa seafood kare-kare na yan. Nagre-request si Ann, yung camera woman ko. Side ko to sa eatery sa ano eh, araw-araw. Favorite ko yun. Oh, favorite daw ni Ann, Gerald. Tandaan mo yan, Gerald, ha? Favorite daw ni Ann. Masarap ito, yung ganito. Kaya lang, ang ano nito, kapag dapat, pag niluto mo, kakainin mo na to. Pag kinabukasan, parang half-cooked siya, pag na-rep siya. Yun nga lang. Parang yung kakanin, alam niyo po ba ang kakanin? Kapag, lalo na yung ano, yung biko, yung malagkit, kahit na lutong-luto siya, pag nirep nyo siya, pagkakainin niya, tumitigas siya, para siyang half-cooked siya. Parang nabantilaw na kanin, bantilo sa kapampangan niya, ano, Gerald? Pag nirep mo, parang na lasang half-cooked yung ano natin, yung malagkit natin. Pag nakita mo si Gerald tsaka si ate ko, parang panganay ni ate ko. Magkahawig sila, may pagka-lookalike. Parehong ano, pareho silang maputi, parehong bilog ang mukha nila. Sige ate, pag-akyat namin ni ate LB dyan, pati yung Fiesta seafood ko, iluluto ko para matikman yun. Ay, oo. Gerald, kailang kaya yon? Kailang kaya yon, Gerald? Kaya sabi ni Pastor minsan, akyat daw si Gerald. Maniwala ka na lang pag nandito na siya. Pag nandito na siya, doon ka maniwala kanya. Si kapag Gerald, wala na daw COVID, Mami. Sana matapos na, no, Gerald, no? Bago ko man lang umakyat sa barko ulit. Para naman na, no? Oh, medyo okay na yung tirahan na binigay ng Lord sa atin dito, Gerald. Ano na siya? Ano, dalawa yung kwarto niya, sa iwang isa. Pag pumunta ka dito, di baling magsupa kami, Gerald. Yung dalawang kwarto sa inyo. Malawak yung bahay. Meron pa siyang taniman sa tabi-tabi at saka backyard. Hindi ko siguro uubusin ito. Baka mag-over naman siya, Gerald. Okay na to. Ililipat ko lang itong ating ano, ha? Spaghetti, sandali siya. Maghugas muna ako ng kamay, Gerald. Parang kukunti pa yun, Mom. Ha? Kukunti. Ipag-i-present lang natin. O mga viewers, teka lang po ha, ililipat ko lang yung ating nalutong spaghetti sauce. Magluluto na tayo ng bidu-bidu-bidu. Sabi ni Kuya Gerald, Ma'am, nung umakyat kami sa Baguio last December 2019, hindi ko nagawang mag-visit sa'yo kasi masama pagkiramdam ni nanay ko. Pagsapit ng January, namatay si nanay. Ay, nag-stop na lang ang heartbeat niya. Oh, naiintindihan ko naman yun, Gerald. Tsaka pagod ka, mahirap kaya yun. Dami mong naiintindi. Gerald, uunahin muna natin itong ano, sesame seed. Bago natin i-ano, para mas masarap. Ay, isa lang yata ang kailangan sa sesame seed natin. Kasi marami siya. Kunti lang kasi siya, Gerald. Pag niluluto natin ito, Gerald, mahinang apoy lang kasi lumulundat, nagja-jump sila. Nagja-jump ang ating sesame seed. Matalasik. Matalsik sila. Si Agi ko, natutulog. Agi, pasensya ka na ha. Si Sylvia, Sylvia Lee Prias. Ano siya, nagko-call siya kanina,
mag-uumpisa ng live stream natin. Mamaya tayo mag-usap, Gib. Pasensya ka na sa akin, ha? Kasi maggagabi na, Gib. Bale, mamaya kahit gabing-gabi, walang pasok bukas. Walang itiri, kahit magdamaga. Sesame seed po yan. Hindi po gaano'ng halata. Kasi puting-puti po siya. Alin yung? Yung sesame seed man. Ay, hindi siya ano, no? Ayun siya, oh. I-close up mo nga, hindi nila masyadong makita. Ito, oh, ano? Nakikita mo na, Gerald? Nakikita na daw niya. Hindi, mami, ako magsasabi. Dito sa amin. Malapit nang maluto siya. Tingintayin natin mag-brown ng konti, Gerald, para masarap siya. Masarap din ito sa ano, palitaw. Sa next week palitaw, yung buboto sana, Gerald, kaya lang yung ano kasi naka-line na. O eto na siya, Gerald, pwede na siya. Nag-ano na siya, nag-brown na, nag-golden brown na. Ay, hindi exactly golden brown, parang medium brown. O, magluto na tayo ng ating ano, bilo-bilo. Lagay ko muna yung water. Ay! Minsan bumibili ako ganito na. Pag kasing luto na kagad, Gerald, hindi mo alam kung ilang araw na yun, Gerald, eh. Pag luto na kagad yung ano natin, yung ano natin, yung ating sabo. Mami, gusto daw niya makita yung kung paano lutuin yan, bilo-bilo. Kasi mga matatandang kapampangan lang ang marunong magluto niya. Parang ni-reject mo na ako, Gerald. Parang, o kaya kung matamaan ko, parang ni-reject mo ako yung matandang kapampangan. Ano nga muna yan? Hindi, Otisya. Ang matatanda, ito ang langka, matatandang kapampangan. Para mo namang sinabing matanda na ako, Gerald. Pag ni-reject ko ito, ay pag ano, pag hindi ito masarap, hindi ito lutong kapampangan, Gerald. Sa bagay, madaling maluto yung ating ano, yung ano bang tawag dito? Yung ating... Tapioca. Oo, sagu. Sagu, kasi maliliit lang siya. Ayoko kasing bumili ng luto kagad. Pero lang pag may mag-order ng madalian, halimbawa bukas, kanya. Gusto nila yung malalaki, ang hirap lutuin ng malalaki. Kaya bumibili na ako luto kagad. Pero pag ganito, pag dito lang yung maliliit na para madaling maluto. Oh, muntik nang masayang ang isang kamote natin. Muntik nang maiwan to. Alam nyo, mahal ng kamote dito, 1/4 kinsi, ang liliit. Mura pa ito, yung binilhan ko, murang magtinda. Kaya lang hindi siya masyadong mabili dito, nasisira lang pag bumibili ako. Ang wholesale kasi dito, 10 kilos eh. Hindi siya nauubos, nasisira lang, kaya hindi na ako bumibili. Nilagay ko na kagad yung langka. Mas gusto ko to kahit walang hawakan eh. Ano siya? Ang talim. Ano pa? Year 2000. Gamit ko na. 2002. Nagtinda ako sa bahay noon eh. Sa may gate namin sa resettlement. Ay, hindi pa pala ilalagay. Tuwa mula ako ng tubig. Mamaya natin nilalagay itong gata. Kasi ano, baka ano, ang kapampangan yung lalabas yung paggata, naglagay ka ng gata, tsaka gatas kagad, lalabas siya kagad sa, ano siya, ano bang tawag doon? Mag-ano siya, aapaw siya, may buwa sa kapampangan. Aapaw ang ano niya.
Yeah. Ay, hindi ate. Ikaw naman mo yung talent mo sa pagluluto sa nanay mo. Tapos, taga-Bacolor ka pa. Land of Rich and Famous. Land of Rich and Famous? Ay, sino po kaya si... Siguro mga vlogger din. Si Kuya Gerald. Ah, si Gerald din. Kala ko, kasi karamihan dito, Gerald, mga vlogger ang nanonood din. Hindi naman ako to sa kapatid ni, ano, ni mother ko, si Tita Sanik. Yung mother, lola ko sa mother ko, si Lola Yesang, ang galing-galing niyang magluto. Palagi akong nakatanggod sa kusina. Tapos si Tita Sanik, kapatid ni mother yan, at saka si Tita Lusing. Si Tita Sanik, napamanahan niya ng luto niya si Chalusing, natuto din siya. Tapos sumasama ako pag walang pasok, first year high school, pag may handaan. Palaging kinukuha, naaarkila si Tita Sanik na cook. Ako ang tagahugas niya ng mga planggana at mga pinaglulutuan niya kasi bawal sa kukang magbasa pag marami na. Biro mo ba naman? Minsan 200 na manok yung matitigas tapos dalawang baboy. Siya lang ang nagluluto. Minsan wala pang tumutulong kami lang. Hanggang sa natutunan ko, 13 years old ako ang una kong natutunan, asado, pork asado. Si mother kasi nabisi siya sa biyahera kasi siya ng prutas at gulay. Nabisi siya sa pagbibiyahe. Pero ang gusto kong luto ni mother, natuto din siya. Rice cake. Yung atsara, naggagawa din siya. Yung patatim na may ano, all-purpose cream, marunong din siya. Tsaka yung wrapper, lumpia, tsaka yung wrapper, siya rin ang naggagawa. Naturuan din siya ni Tita Sanik. Masarap daw magluto ang mga taga-Bacolor Pampanga. Nasa ano din, ikaw din eh, basta Kapampangan yan ang ano natin eh. Ano ba yung capital ng, anong nang tawag dyan? Chef capital. Chef capital natin, Pampanga. Chef capital natin, Gerald. Nung una yung prosen. ang ano tayo, sikat tayo sa prosen, ngayon chef daw tayo. Chef capital of the Philippines. Yun ang tamang term doon na yun. Lalagay ko na to, Gerald. Itong ating ano? Itong ating gata. Pag ano, Gerald, pag bumibili ng gata, prosen talaga kasi masisira siya. Culinary capital daw. Oo. Of the Philippines. Ayaw nga. Ang gata, kaya lang, dapat makukonsume siya within 1 week kasi maglalasang langis siya, Gerald. I-consume. Ako, ginagamit ko nito, chicken curry. Nag-aros de Valenciana din ako noon. Pero ang karamihang gamit ko dito, chicken curry, tsaka ano, laing, Gerald. Naglalaing kasi ako. Gusto nila dito yung laing. Kaya lang, once a week lang. Ang gusto, pinakagusto nila dito, tinakbot. Tsaka munggo na may chicken. Na may sotang hon. Lutong panggasinan yun. Pera na to, na ano ko, maganda yung ganon, sabi ni Pastor, edi tinray kong niluto, Gerald. Nasa na yung ano natin, sugar. Tab, saan kaya yung brown sugar? Iba yun? Lagay na natin itong asukal natin, Jera. May risol gabay. Sarap niyan natin. O Sol, halika. Kain ka ng ano natin. Ng bilo-bilo. Gumawa kami ng konti para may maipresent ako sa inyo. Bukas punta kayo dito, Sol. Birthday ni ano, ni Jello, may spaghetti, Sol. Ang masarap pa nito, may kamuting kahoy at saka agabi. May wala lang tayo. Sana kung ano siya, no? Sabi ni Kuya Gerald, Mami. Ate Edna, kapag ibang lahi ang nagluto at Kapampangan daw ang titikim,
kinakabahan na ang nagluto dahil daw expensive taste ang mga kapampangan. Oo, mga arte ang kapampangan sa lutuan, sa totoo lang. Nakalimutan ko yung gabi, lagyan natin, Gerald, para mas masarap. Alam mo ba, Gerald, wala tayong kamuting kahoy. Nakalimutan ko yung gabi. Napagod yata ako sa paglalaba kanina. Ito, masarap to, Gerald. Ito ang favorite ko sa Bilo-Bilo. Hininaan ko yung apoy. Mami, sabi ni Ate Sol, baka daw mahuli si Aizen ng pulis pag lumabas siya. Ayoko nga, no? Bawal pa ang bata. Di ba, kung may sarili sana kayong sasakyan. Si Greg, may pasok siya, no? Pumunta di si Greg kanina dito eh, Sol. May pasok daw siya. Sayang, hindi kayo makakatikim ni Aizen nito. Na ano na yung, anong nangyari sa gabi natin. Nakalimutan ko yung gabi, Gerald. Masarap ito. Masarap pa sana yung kamuting kahoy. Kaya lang, ang dalang kaya. Dati sa harap namin may nagtitinda. Ano ako noon, naggata ako ng kamuting kahoy nung hindi pa kami nagtitinda. Nung ano, kasalukuyan ng lockdown, kalagitnaan. Diyan ako bumili ng ano, ng kamuting kahoy sa harap namin. Kaya lang wala sila ngayon. Opo, may pasok siya bukas. Si Ate Sol po. So, at least may pasok na siya, Sol. Yan ang blessing sa atin ng Lord. Sa kabila ng lockdown, may kanya-kanya tayong trabaho. Nakakaraos yung maghapon natin. Teka lang, viewers, ugasan ko lang siya. Ugasan ko lang ang ating ano. Stay tuned lang po kayo, mga viewers. Ang mga taga-misamis, yan ang masarap na bilo-bilo dyan. Kasi ano sila, hindi sila bumibili ng gata. Kahit sa anong mag-mission ako dyan, kahit saan ka mapunta, may inyog. Dyan masarap gumawa ng kakanin at saka bilo-bilo. Sa Mindanao, Visayas, Mindanao. Ang gusto kong iluto dyan, pag binalik ako ni Lord sa ano, sa Misamis, ano, madami kayang seafoods. Gusto ko yung ano, adobong pusit, at saka bilo-bilo, at saka yung kakanin. Kasi ang dami nilang gata, in fairness. Oo, biko. Pakuluan natin siya hanggang lumambot siya. Naluluto na yung ating ano, yung ating sagu. Wala yung mahaba natin ano, sandok na kahoy. Ang init-init. Habang iniintay natin siyang kumukulo, Gerald, imimix na natin yung natira natin ano. Ito, hindi siya naubos eh. Masyadong madami yata ito. Kailangan natin bawasan. Oops. Yan. Ito ang pampalapot natin, Gerald. Kaya ito ang niluto ko. Dapat next week pa yung bilo-bilo. May sobra kasing nabasang ganito kahapon sa pagluluto ko ng mochi. Sayang naman ang mga ingredients, ang mamahal pa naman. Tapos nasisira lang. Yun ang ayaw ko, yung may nasisira. Sayang. Puhunan din ito. Ayan. Nag-ano na siya, umaalsa na dahil may gata na. Oh.
Ito ang magiging dinner namin. Gerald. Nandiyan ka pa, Gerald. Maano to, pag pampalapot, malasas siya. Kaya konti-konti lang muna ang durugi. I-ano nyo, i-dissolve nyo sa water. Dagdagan nyo na lang. Pag ano, kasi masyadong lalapot. Kapag ano siya, matapang siya, kung ang ibig kong sabihin. Ngayon nga natin kung luto na si Gabi natin. Kaya bantayan yung mabuti pag ano na siya, kalimutan ang ating ano. Kailangan mabilis lang ito. Ito madaling maluto naman ito eh. Pag lumutang siya, luto na. Parang palitaw din ito eh. Ganito din ang palitaw eh. Ibang forma nga lang. Ilan ang viewers natin eh? 4. Ako na pagod na naman yung viewers natin. Halos araw-araw kasi. Kanina mami 6 yata. Okay. At least mapapanood pa nila sa video ito kung hindi nila mapanood sa live stream. Tingnan natin yung ano yung gabi kung luto na siya bago tayo ano. Tingnan ko yung gabi ha. Kunti pa. Pwede na po natin siya nilagay. Maganda ito, malapot. Yan, lumalapot na siya. Kapag dinuhos na natin yung pampalapot, mahinang apoy lang para hindi siya masunog. Ayun, no, lumutang na rin yung ating ano, mga sago, luto na sila. O, ito na, ilagay na natin yung ano natin, luto na. Kaya lang hindi siya masyadong nakikita. No? Nabasa siya, oh. Joshua Gaza, paborito ni Lola Bebang Yandar. Oo. Si Joshua din mahilig sa matatamis. Nung bata siya, nasa Bulawan siya. Noon, pag sinasama ko siya sa palengke, tinuturo niya mga matatamis, mga suman. O Joe, eto o Joe. Nahuli si Joe. Joe, panuorin mo sa video, ha? O, eto na po yung ating ready-made naluto ng bilo-bilo. Yan. Oh, magpapaalam na po kami mga viewers. Bye Joe, Gerald, sa lahat ng mga viewers na nanonood. Natapos na po yung ating lulutuin. Pero ipapakita ko sa inyo ulit para makita ni Joshua yung ano, yung isang luto natin. Joe, ito siya oh. How to make spaghetti sauce. Ito siya. Tignan mo, Joe, meron pa kami ano. Gumagawa kami araw-araw ng lemon water at saka mint. Ano daw, anti-COVID. Pero masarap siya, Joe. Lalo sa, ano, kahit wala kang sakit, maganda ito. Pero gamot siya sa high blood at saka diabetic ito. Ito ang minuto namin, Joe, bilo-bilo. At saka how to make spaghetti sauce, Joe. Siguro alam niyo nang lutuin yung ano, Joe, no? Yung noodles, sandali lang. Yung pag half cook na siya, Joe. Anuhan mo lang siya. Pag-hapok na yung noodles, Joe,
ano muna siya, pag kumulo siya, yung parang yung hindi pa siya luto, basta takpan mo lang siya, huwag mo tatanggalin yung ano niya. Lagyan mo ng, pagpakuluan mo, lagyan mo ng konting mantika, saka asin ano. Tapos pag kumulo ng kumulo yung noodles na yung spaghetti, huwag mo nga yan maluto siya, basta kulong-kulong siya, takpan mo na siya, tanggalin mo sa apoy. Tapos pag binuksan mo ulit, luto na siya. Silip-silipin mo lang, baka ma-overcook siya. Yung mag-ahapcook na siya, dun yung tatanggalin sa apoy para masarap. Ang pagkaluto niya, hindi siya sumobra. O sige, Gerald, maraming salamat. Ano nga din? Salamat sa patuloy niyong pag-suporta sa Edna's Lutong Bahay. God bless us all po. Yung brown na sugar.